ng mga offensive materials at pati sites na nangangalakal sa online sexual abuse and exploitation of children, kasabay nun yung preservation of the evidence at yung transmittal ng mga ebidensyang iyon sa ating law enforcement authorities para sa kanilang law enforcement operations at saka case build-up. So yan yung panimula muna sa akin, and then pakinggan po natin yung ating dalawa pang naging kalahok sa pulong kanina bago yung ating open forum. Colonel Madayag. At ako po ay si Police Colonel Mary Grace Madayag, ang Chief ng Anti-Trafficking in Persons Division ng Women and Children Protection Center of the Philippine National Police. So, nandito po kami, kasama po natin ang ating butihing senadora, at napag-usapan kung ano-ano po ba ang maitutulong ng lahat-lahat, kasama po ang law enforcement community, kung paano po on the part of the prevention and at the same time on the part of the investigation. On the part of the prevention, napag-usapan natin na importante ang role ng ating LGUs at ang ating komunidad mismo, ang mga magulang at mismo mga estudyante, na magre-report po sa police and sa NBI kung meron pong violation ng kanilang human rights pagdating po sa online space or sa kanilang Facebook accounts or while they are doing chats. And sa part po ng PNP, meron po kaming Women and Children Protection Desk Officers sa lahat po ng police station na pwede nyo pong dulugan ng tulong. Meron din po kaming anti-cybercrime group na pwede po ninyong puntahan. At meron din po tayong Women and Children Protection Center na nandito sa Kamkrame, and we have offices din po sa Luzon, Visayas, and Mindanao na pwede po ninyong puntahan kung sakasakaling kayo po ay may gustong i-share sa amin or i-report sa amin na nabiktima ng OSAEC na ito. Salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Agent Christopher Paz. Ako po ang hepe ng NBI Cybercrime Division. Ang batas po na ito ay napapanahon dahil since nagsimula po ang pandemic natin, nagkaroon po tayo ng rise, hindi lamang po sa online sexual exploitation and abuse of children cases, kasama na po ibang other online crimes. So kami po ay natutuwa dahil ito pong batas na to ay mapag-iintig pa po ang ating pagsugpo sa mga ganitong klaseng krimen. And ang approach po natin dito, gaya po na sinabi ni Madam Senator, yung multi-sectoral approach po. Sa pakipagtulungan po, siyempre yung batas po, itong ating legislative department, tapos po kami po sa law enforcement, kasama ang PNP, NBI, and yung pong mga stakeholders. Kasama po dito yung social media platform, internet service provider, and eventually po, tayo pong lahat, bilang magulang, ay kasali po sa pag-sugpo sa krimen ito at pag-aalaga po sa ating mga anak. Maraming salamat po. Kasama po ang Facebook sa kurong kanina. Inulat nila na ongoing na ang mga pakikipag-ugnayan nila sa ating mga law enforcement agencies, pati ang PNP, pati ang NBI. Nag-signify po sila ng kahandaan na kung tawagin ang executive ay willing na willing daw. Willing daw po silang lumahok dun sa pagbubuo ng IRRs ng anti-OSAEC law. Pati yung paglagay dun sa IRRs nung three steps na binanggit ko kanina, pinagkasunduan kanina, immediate, soonest takedown, preservation of evidence, at transmittal ng evidence na ito sa ating mga law enforcement authorities. At nagtaya rin sila na kung magpatuloy yung aming mga pagpupulong, gaya ng gusto ko, ay willing pa rin silang lumahok. At the same time, makikipag-ugnayan din yung opisina ko sa iba pang mga internet platforms. Inuna lang po namin ang Facebook dahil dun po talaga ang pinakamaraming engagement natin mga Pilipino, and unfortunately, platform na kinakasangkapan pati para sa mga OSAEC crimes. Pero meron na may mga initial mechanism sa, pero nag-prevail pa rin sa
posibleng ano eh, hindi talaga maka-keep up both yung ating mga batas at posible yung mga regulatory mechanisms ng ating mga internet platforms dun sa bilis at sa talas ng pag-evolve ng teknolohiya mismo. Kaya nga't kanina na pag-usapan din sa pulong, maigi nga na magiging batas na itong anti-OSAIC bill, batas na yung amended Anti-Trafficking in Persons Act, na pag-usapan din na yung isang dekadang edad na na anti-cybercrime law natin ay kailangan amyendahan para i-update. At titignan po ng opisina ko iyon, pati yung pag-enhance ng operational capacities ng ating mga law enforcement authorities on behalf ng best interest of the child. Pagdating din sa budget debates, na pag-usapan halimbawa yung NBI anti-cybercrime unit ay walang opisina sa mga rehiyon or kakaunti lamang or kulang pa yung ating mga agents na mayroong ding capacity para to keep a pace at humabol sa teknolohiyang ito. Bukod sa community standards at marami na pag-usapan kanina na expectations sa Facebook, pati in terms of yung accountability ng mga moderator, ng mga groups na dapat kilala nating mga Pilipino, kilala ng ating mga law enforcement authorities. Hindi sila pwedeng parang nation state sila or multinational corporation na walang governance accountability. Bukod doon, sabi nga po ng Facebook, alam nila yung sinabi namin, yung ang red group na tinakedown na nga ninyo nung isang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa anti-OSAIC bill a year ago ay sumulpot na naman. So sabi naman nila, they are continuously working on mechanisms para i-prevent at o pigilan ang mga na nahuhuli nilang mga violations. Pero batid din nila yung pinag-usapan din na maraming talagang hamon dahil nga sa bilis at sa taas ng teknolohiya. Halimbawa, yung ginagamit nating end-to-end encryption ngayon sa internet, yung fact na ang mga groups lang ay maaring masilip ng ating law enforcement authorities o ng Facebook mismo, pero yung mga private ay hindi mapasukan. So, kumbaga, going concern around the table kanina na paano natin babalansehin yung mga usapin ng privacy, yung access sa internet bilang netizen, at the same time, pagtitigil na makasangkapan ito para labagin ang karapatan ng ating mga bata. Once maging batas yung anti-OSAIC bill, shop na ng executive yung pagbubu ng IRRs. Pero kami naman dito sa Senado, sa buong Kongreso, syempre babantayan namin, mag-exercise pa rin ang oversight function na mapatupad itong batas ng ganap at saka mahusay. And sinabi naman po ng Facebook, willing pa rin sila mag-engage sa process as they have been doing, as they said. And yun na nga po, yung office ko ay mag-reach out din sa ibang mga platforms na ginagamit nitong mga predators laban sa ating mga bata. Yeah, I do have some statistics here. I-share na lang po namin. Sinabi nila may increase. Yes, there are increase in reporting because ang reporting, it doesn't only come from our local community, but it does come from our international counterparts through a form of intelligence or information going through the PNP and the NBI.
So there is an increase in reporting. But on the part of the law enforcement, we still have to validate. And if there is an ongoing crime, at na-validate po namin na talagang itong halimbawa, itong taong ito ay nagko-commit ng isang krimen on OSAEC, yan po ay aming aarestuhin through an entrapment operation. Ang nakalulungkot po dito ay tayo ang rank number one producer of OSAEC materials. Pero at the same time po, ayon sa report ng US Department of State on human trafficking, for the past 7 years po ay rating natin ay tier 1 po. Ibig po sabihin nito, effective po ang ating mechanism, ang pag-prevention, pag-sugpo, at pati rehabilitation po sa mga biktima ng ganitong klaseng krimen. So maganda po ang ating standing, and we want to further continue that, and napakaganda po rin itong batas na ito para mas mapag-iting pa nga po ang pagsugpo natin sa mga ganitong klaseng krimen. Yung notable po talaga na pag-enhance nung capacity natin mag-crackdown sa OSAEC ay yung pagtukoy ng mga accountabilities ng mga internet platforms mismo, ng mga internet service providers, at pati po yung mga financial intermediaries. So kung dati walang expectation at walang hinihingi at walang accountability by Philippine law, ang Facebook, at iba pang internet platforms, ang PLDT, Globe, Smart, ang mga banko at mga pera padala, ngayon ay mayroon. Hinihiling natin sa kanila by law na bantayan nila na ligtas sa ganitong mga materyales at ligtas ang mga batang Pilipino sa kanilang mga platforms, sa kanilang pagbibigay at pagbebenta ng internet service sa mga Pilipino sa loob dito ng ating bansa, at dun sa transactions ng pera online na hindi makasangkapan yung kanilang mga services para labagin ang karapatan ng mga batang Pilipino at i-commodify sila ng mga produkto na mga kalakal na ibebenta sa kanilang mga kumpanya. So yun yung isang very notable at nagbibigay ng dagdag na instrumento sa ating mga law enforcement authorities para pigilin yung ganitong mga krimen. Salamat. Gusto ko talagang hikayatin yung ating mga kababayan na once maging batas na itong anti-OSAEC bill, gamitin talaga siya. I-test siya, i-exercise siya para lalong ma-enhance yung ongoing na efforts ng NBI at ng PNP, lalo na sa kanilang anti-cybercrime unit, sa kanilang women and children help units. Mas proactive ang mga netizens, ang mga kapitbahay, ang mga kamag-anak on the ground sa mga komunidad, mas maigi po. Of course, nandyan palagi ang Senate Committee on Women and Children. In fact, kaya namin hiniling ang ganitong pulong sa ating mga law enforcement authorities at sa Facebook, for starters, ay dahil sa volume ng mga reklamo na patuloy na pumapasok sa opisina ko. So, gaya ng sinabi din ni Agent Paz kanina at ni Colonel Magdayag, multi-stakeholder effort ito. So sana talaga i-maximize, i-optimize ng ating mga kababayan. Gamitin yung bagong batas para patuloy na magreklamo, dumulog sa PNP, sa NBI, sa opisina ko rin. And of course, eventually sa IACAT, dahil sa kanya po papaloob, papailalim yung ating mas enhanced na efforts against OSAEC crimes. Meron din pong section yung anti-OSAEC bill on
prohibited acts at saka penalties. So may hinihiling po sa kanila para tumulong dito sa multi-stakeholder effort to minimize and eventually eliminate OSAIC crimes. So kasama na po doon yung preservation of evidence, yung pag-takedown ng offensive materials and sites, yung pag-transmit nung preserved evidence sa ating mga law enforcement authorities. Kapag ka po hindi nila tinupad itong mga responsibilidad nila under the law, na ang dami nga at ang halaga ng mga inputs nila mismo, of course there will be corresponding penalties or even prison terms. I-double check ko lang sa opisina ko kung yung particular complaint na iyon nung kabaro namin at kapwa nanay ay natugunan na. But yung mga grooming sites na ganyan, I mean, di ba, pagtuturo sa mga adults, sa mga karumal-dumal na mga krimen laban sa mga bata. And I really hope na yung magiging anti-OSAIC law will go after groups like this at pipigilan yung pag-usbong ng mga katulad pa niyan. Meron na na-preserve na po yung mga informasyon na kailangan natin dito. Hindi ko lang po ma-explain yung operational details, pero we're working on that and magkakaroon po ng justice dito sa investigation na natin na to. At ng thanks ma'am at ng komite namin yung iba pang mga internet platforms at magko-coordinate kami para makapagtakdari ng pulong sa kanila.